Magandang hapon mga kanguso. For today's video mga kanguso, nakikita po ninyo ito yung mga kangkong. Ginawa natin dyan sa backyard. So gagawa tayo ngayon ng chocolate coated na kangkong chips. Magagawa tayo ng sariling version natin. Kangkong chips na mayroong chocolate coated ng chocolate. Ha mga idol, abangan po ninyo. Sasama natin siyempre yung tangkay niya. Yung iba kasi hindi nila sinasama yung tangkay, yung sa atin ay sasama natin yung tangkay. Malinis to kasi tanim namin ito galing sa backyard. Yan lang sa gilid-gilid. Lagay natin dito para tumulo. Pinatayos pagawa natin ang ating kangkong chips. Maglalagay ito ng isang cup ng harina. Lagay natin dito. At syempre, kasama natin ang cornstarch. No? Cornstarch. Apat na kutsarang, apat na ganitong cornstarch. 1, 2, 3, 4, apat na cornstarch. At syempre, pagkatapos po niyan ay lalagyan natin ng asukal. Depende sa inyo kung anong gusto niyo ng asukal, kung brown or white sugar. Pero sa akin brown ang gagamitin ko. Lalagyan natin ito ng 3 scoop. 1, 2, 3, ayan. 3 scoop na brown sugar yung ginamit natin. At syempre, lalagyan natin ang itlog. Sa pirasong itlog lang po mga idol. At syempre, pagkatapos po niyan, lalagyan natin ang isang cup ng tubig. Syempre, para matunaw yung harina. Kailan natin halu-haluin ng maayos. No? Halu-haluin natin. Para maghalo yung sangkap. So, ganun lang po, no? Lalagyan ng harina, isang cup. And then, apat na spoon ng cornstarch. And then, 3 scoop ng asukal. Saka isang piraso nito. Ayan. So, ganyan na po. So, depende po sa inyo kung gusto. Yan, okay na po ito, yung lapot niya. Salamat po! At syempre, lagyan na po natin ang chocolate para magkaroon siya ng flavor na chocolate. Mas masarap pa po ito. Yan, lagyan natin ang 3 kutsara. 1, 2, 3 kutsara ang chocolate. Ayan, mga kanguso. Syempre, kailan natin halu-haluin ito para maghalo yung chocolate doon sa harina. Diba? Oh, napakasarap nito. Ito na nga yung texture niya mga kanguso. Oh. Ayan na ito. Chocolate na yung kanyang itsura, di ba? Napakasarap nito. Mabango talaga siya. Mabango ng amoy ng chocolate niya. Yan, magpakulo na po tayo ng mantika mga idol, mga kanguso. Yan, medyo kumukulo na yung mantika. So, ilalaglag natin yung dahon ng kangkong dito sa ating chocolate. So, lalaglag natin itong dahon ng kangkong. Gagamit tayo ng food tong. Ito po, gagamit tayo ng food tong. So, lagay natin dito at ilulublob na natin doon sa ating kumukulong mantika. Ayan. Ayan. Sama natin yung tangkay kasi masarap yan eh. Talagang malutong. Ayan, di ba? Ayan na po siya, o. Ayan. Balikta rin natin. Para, kailangan konti lang, no? Para hindi masunog mga idol. Kasi pag nasunog yan, magiging matait. Ayan, so ayan, hanguin na natin. Ito, o, hanguin na natin. Lagay natin dyan sa ating ano, so ayan na nga mga kanguso, mga palalabs, mga idol, andito na po yung luto nating kangkong. Patikim natin muna kayo hindi kung ano masasabi ninyo doon sa niluto nating kangkong chips na mayroong chocolate. Ayan, chocolate coated. Oh. Sarap nga, sarap. Sarap, ayan, di ba ne? May,
Ilagyan natin ito ng chocolate, nakita na rin yung kanina kung paano natin ginawa ito. At syempre, sinaman natin yung tangkay niya, oh, yung kanyang puno. Yan o. Oh. Mm, malutong. Di ba niya? Sarap. Tayo na ha. So, ganun lang po mga kaungoso, mga kabisik. Sundan nyo lang po yung ginawa ko kanina. Mga ingredients niya. Ganun lang po gawin nila. Pero mga idol, dapat yung apoy ay dapat ay moderate lang yung kanyang init. Kasi pag masyadong mainit, masusunog po yung inyong kangkong. Hmm? Ito kasi oh, medyo na naanwan natin yung apoy niya. Malutong, di ba niya? Yan oh, malutong oh. Relief nyo, di ba? Malutong siya. Man yun ang mga kanguso. Kanguso, ni. Masarap. Masarap dyan. Tamis. Tamis, tamis. Ito, malutong yung ano. Ito, malutong ito. Malutong, di ba? Ang dahon. At, Terlen. Ito, malutong. Ito, malutong. Nakawinig nyo, sarap. Anong lasa? Plastic, hindi nga masarap. Charot, masarap talaga kasi may chocolate coated po ito. Bye-bye na.